Hey guys, welcome back to my channel LTHPTV. And for today's video guys ay continuation ito guys sa aking last video na nagsurvey tayo dito. At isalaysay ko ang buong kwento nito guys. Ito kasi tumawag yung may-ari ng lupa dito sa akin. Nagpapatulong sila guys na i-scan o i-locate itong kanilang site. Dahil nga ay minsan ay may pumunta ditong mga foreign na gustong bilhin itong napakalaking bato guys. Actually, sa tingin ko naman ay hindi siya bato. Itong hindi siya ordinaryong bato at hindi rin siya pilas. Parang simento siya guys na napakalaki at buong-buo. So, kung susuriin o kung titingnan natin guys sa treasure signs and symbols sa tapi ay isa siyang salakot na ang ibig sabihin ay a mountain of treasure. Pero ang nakapagtataka dito guys ay ito lang mismo ang bato ang bibilhin sa halagang milyones guys. So hindi naman tayo makapaniwala na tinatawaran ito ng 7M sa may-ari gustong bilhin itong bato na ito ng sa halagang 7M. So kaya tumawag yung may-ari dito, nagpapatulong siya sa akin na i-scan at i-detect at i-locate. At ito naman ay medyo mahirap din sa mga decoder guys kasi nga wala itong sign na makikita mo dito kundi ito lang talagang bato. So tinanong ko sa may-ari kung sinong nagka-interest o sinong pumunta dito sa lugar na ito. Ang sabi nila ay mayroon daw mga foreign national na nagpunta dito at may daladalang papel na malaki. So mapa yun. Tapos nung nag-offer na bilhin ng malaking halaga itong bato hanggang umabot pa ang tawaran guys ng 7 million. So nagtaka sila guys kung bakit itong bato ay bibilhin. So nung gumawa naman sila ng kontrata dito guys para nga ay maialis o makuha o matanggal yung bato na yan doon sa sinasabing foreign, ay nagbigay ng 50,000 for down payment or assurance na talagang papayag sila. Nung na-receive nila yung 50K, ang sabi pagbalik ay meron na silang mga equipo na dadalhin para ibiak o para kukunin yung bato na yan guys. And then umabot ng isang taon hanggang na-expire yung kanilang kontrata guys na halagang 50,000 ay parang honorarium lang yun para pumayag sila. So hanggang umabot ng 3 taon hindi na bumalik. So na-quit yung 50K na kanilang natanggap. So yun, saka na sila nag-decide na kontakin ako guys para suriin yan. So sa tingin ko naman wala tayong makikitang treasure sign dyan bukod sa napakalaking bato na yan at bukod sa bibilhin ng malaking halaga. So nakapagtataka naman na kung walang laman bakit naman bibilhin yung bato na yan. So ayan guys, kung makikita nyo mula sa ibaba hanggang sa itaas ng bato ay dinetect ko siya, iniscan ko siya gamit ang Nukta Macro na Deep Hunter. So meron naman siyang ferrous, meron ding non-ferrous at meron ding metal object. So mas malakas ang metal object dyan, mas maliit lang ang nakikita sa ating scanner na non-ferrous. Tapos yung ferrous naman na lahati siya, umabot siya ng 50 to 70%. So ang ibig sabihin mas malaki o mas malaki yung nahahagip na mga metal element dyan sa
bato na yan. So malamang ang item dyan ay nakabalot ng metal bago ibinaon o bago isinaksak dyan sa malaking bato na yan. So I suggest to the owner na talagang tibagin yung bato na yan at baka nandyan lang yan sa loob o baka nasa ilalim. Kasi nga, hindi naman tayo 100% na nakakasiguro guys sa ating gadget dahil nga may tinatawag silang decoy o di kaya ibinalot ng aspalto yung mga item dyan. Kaya nagiging ferrous ang result at nagiging metal yung scanning result dyan. So itong videong ito guys, sinishare ko lang sa inyo para rin sa aking mga followers, mga subscriber na talagang sumusubaybay sa aking channel at page para rin na may katuwang o may idea din. Meron ding iba dyan na naghuhukay, hukay dito at hukay doon. At para makasigurado po tayo ay kailangan natin ng mga kagamitan tulad ng metal detector. At kung di man ay meron tayong mga locator. Ayan, kahit aura lang guys, pwede na dyan. Kasi nga start tayo sa murang mga tools.